ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay o ang malalalim ng mga bagay ng Diyos. Sabihin natin sinisiyasat. Sinisiyasat. Kanta diba? Puso ko'y sinisiyasat. Sinisiyasat natin yung puso natin. Ang kinahanap ng Diyos, yung puso na nagsisiyasat sa kanya. Nagsisiyasat ka ba sa kanya? O ikaw ay dahil sa mga alalahaning sanlibutan o kasiyahan sa sanlibutan, nalimutan natin siya sa atin siya. Magkaroon kayo ng oras tulad ko rito. Magkaroon kayo ng oras sa sarili nyo, sa Diyos. Personal devotional time. Wala nang pinta. Sama pa ko ang pinta. O, mayroon ng ibang pinta. Ay, permanent na naman yung parang pumimunta ka na yun. Sabihin natin, personal devotional time. Personal devotional time. Bawat isa sa atin, nasa Bible naman yan, wala lang tayong oras kumasal. Dapat may oras tayo ng panalangin. Dapat may oras tayo ng pagsisiyasat. Maraming may oras sa panalangin, pero wala silang oras sa pagsisiyasat. O kung sila man ay nagsisiyasat, hindi meron yan ang pagsisiyasat nila. Medyo one-sided. Kung ikaw ay kay Kristo, wala kang bias sa pagsisiyasat. Pag ikaw ay nasa iglesia, pagkakataon mo mang tanong, magsiyasat. Bakit yan ang tententos? Anong dapat yung gawin? Buklatin nyo sa bahay, siyasatin nyo. Hindi kayo nag-take note para itapon lang sa isang tabi. Nag-take note kayo para suriin siya araw at gabi. Hindi yung lugar ang tinataas natin na Berea. Yung ginawa nila, halimbawa yun ang dapat natin gawin. Bakit hindi nakasunod sa ibang bahagi ng Bible? Kasi hindi man lahat nila nakasulat sa ibang bahagi. Pero nakasulat sa ibang bahagi, yung ginagawa rin nila. Dapat natin gawin. Sino sa atin, walang oras sa pagsisiyasat sa bahay. Hindi nagbibigay ng oras, hindi pa nagbibigay ng oras sa pagsiyasat sa bahay. Taas kamay. Yung hindi pa, pag hindi kayo nagtaas, kayong tatanungin. Kung mababa, ito yung konti lang. Kailan mataas na mataas yung zero? Sino na yung wala? Okay, yung hindi nagtaas ng kamay, magtanong ko, yung muna ikaw ba? Taas muna yung kamay. O, lingon kayo, lingon. Patanungan ninyo mamaya yung hindi nagtaas ng kamay. Yung sabi na sisiyasat yan. Ang pinakamataas na pagsambahin, yung pakikipag-sharing. Yung nasiyasat nyo sa bahay, pagdating sa pamilya ang pagtitipon, sabi natin, family devotional time. Family devotional time. Ihandog nyo sa pamilya. At pag narinig ng isa, ng magulang, o ng anak, ay, tatay, nanay, o anak, parang may ayusin mo lang to. Ang tawag na dyan, handa, handog. Dalhin nyo yung handa nyong handog dito sa church. Sa testimony portion, sa cell group portion, sa kainan, sa oras ng lunch time, sa break time. Lagay niyo sa puso niyo, hindi pa kayo dumadalog sa gabi. Gusto niyo siya sa atin hanggang yung mga tinatalakay sa gabi. Pag nagpunta kayo sa Facebook, huwag niyo atupagin puro mga kaibigan na work ilang, nakikipagbiruan. I-review niyo yung nakikipagbiruan, nakapatid. Napakita lang yung mga natutulog na bata. Tapos, makyut. Makipag-sharing kayo. Magtanong kayo. Panoorin niyo yung videos na nilalagay dyan. Sino sa ngayon sa amen? So, babasahin yung ipat si Barjin. Jim, pagbasa yung tanong. Basahin mo yung tanong. Bigay mo yung sister sa iyo. Tingnan niyo yung katabi niyo kung Bible verse tinitingnan. Exception kung may ministry na siya. Saan mo po? Saan? Bakit kailangan natin pag-ibig?
Kasi tipong larawan. Sulat niya sagot. Sulat niya tanong, sulat niya sagot. Ano pa? Sino pangalan ng tanong, Virgin? Ano pangalan? Okay. Bakit kailangan natin maging Nobel ni Kristo? Ano sagot mo, Brother Jim Kim? Ano sagot mo, Brother Jim Kim? Bakit kailangan natin maging Nobel ni Kristo? Para ano? Sister Rachel, para ano? Bakit kailangan natin maging Nobel ni Kristo? Hawakan niyo na eh, may kailangan bitawan kasi doon tayo eh. Bakit kailangan natin maging Nobel ni Kristo? Sino gusto maging Nobel ni Kristo? Taas kamay. Alam niyo ba bakit? Ha? Part number? Kayo mga nagtaas, alam niyo kung bakit? Para maligtas. Totoo yan. Kaya tayo Nobel ni Kristo, sulat niyo. Dahil yan yung patunay na iniibig natin si Kristo. Bakit natin iniibig si Kristo? Namatay siya para sa atin. Yan tipot Adan, tipot larawan ni Adan at ni Eva. Namatay ang lalaki para doon sa babae. At nabuhay siya para kunin ang kanyang asawa. Tipot larawan ng pag-aasawa kay Kristo sa iglesia. Kaya tayo ay Nobel ni Kristo. Sulat yan ha? Bawat isa sa inyo, gawin nyo na lang part ng assignment nyo. Magpo-post tayo sa Facebook. Sa lahat, bawat isang Facebook natin, itong mga question and answer na to. Brother Jim Jim, next question. Brother Jim Jim, bawat may tao na walang ganas ang Panginoon, salamat po. Sulat nyo yung sagot and translation. Kaya may mga, ano? Bakit may bawal ang gana sa salita ng Panginoon? Sulat niyo yung sagot, maraming sagot eh. Sulat niyo. Nabubuhay tayo dati sa Bukabulaga. Pinulang tayo dati. Nabasa niyo sa Book of Acts dati. Mansilihi sila sa pagtatanto, pakikipag-sharing sa salita. Pero nung pumasok tayo sa Church Ages, nung lumalit tayo sa Church Ages, naging kumpiyansa ang tao. Naalala niyo ba nung una kayo nakatanggap sa Panginoon? Naalala niyo ba nung maingit kayo sa Panginoon? Hinahanap ng Panginoon yan sa inyo. Balikan niyo muna ang pag-ibig. Yung apoy na yan. Bakit naging walang gana? Kasi nakontento kayo. Nakontento na kayo sa meron kayo. Pinipala kayo. No? Binigyan. Tinugod ang panalangin niyo. Mga tao minsan lumalapit sa gawain dahil may pangangailangan. Dahil may problema. Dahil may sakit na kailangan magpagaling. Pero ang pinakamalalim sa taas, pinakamalasan sa lahat ay yung kaluluwa. Ikaw ba ay nakuha o gusto mo ba makilala ng Diyos? Si Kristo ba ay nasa puso mo? Gusto mo ba siya nasa sa puso mo? Hindi ito bukang bibig na tinanggap mo siya. Papakita mo sa pagiging beret sa kanyang salita. Papakita mo dahil sinusiyasan mo araw-gabi. Nagtatanong nga, bakit ka naging malahin niya? Dagdagan mo yung sagot. Nagpatiangan kayo sa abos ng siyang libutan. May mga telenovela. Sino nanonood ng telenovela? Say amen. Amen. So, bago kayo manood, dapat malalim na kayo sa salita. Huwag muna kayo manood. Unahin yung panuunin yung makakapagbigay sa inyo ng tanong. Manood, bakit pinagkulutan ng Diyos, pinagpala ng Diyos yung INK, pinagpala ng Diyos yung dating daan, si Kibuloy. Yeah. Bakit pinipala yung mga nagpitili? Para may mapakinggan kayo! Bakit pinipala na yung mga nagradyo? Para may mapakinggan kayo! At magkaroon kayo ng tanong sa puso nyo. Magtanong ka lang, bumakin ng tanong. Hindi sila dyan para iwasan tulad ng bulong na ibang church. Iwasan nyo hindi sa atin. Bagkus! Makinig kayo. Magtanong kayo sa kapatid. Utusan ninyo ang inyong anak. Ingatan sa inyo, makinig at gumawa ng tanong diyan. O mag-report, singilin ninyo ang inyong anak diyan. Sino sa atin naniningil pa ng scribe report sa kanyang anak o apo o pamangkin? Taas kamay. Sino naniningil? Isa.
kahit sa asawa. Isa, dalawa. Dalawa lang. Sa amin, si Department Jailan. Yung bulilit, tanong bulong. Yung medyo malaki-laki na. Crime report na. Pero hindi nakikinig po yung tanong bulong. Dapat lagi tayo magpaalalakan sa isa't isa. Para maging mainit. Virgin James. Thanks. Pag mahina kayo, wag mo na. Kasi pag mahina kayo, ano nangyari? Ano nangyari? Lakasan natin, lakasan natin! Nahahata! Kung kayo nga magulong, ikaw na mag-English. Ang bira kayo mo lang eh. Wala ka bang matatayman sa isip? Eh? Isang tao lang naman yan, diba? Ikaw na magsalita sa mic. Kailangan natin magtanong sa ating anak. Yan yung training. Paano natin sila itatanim sa Word of God? Paano natin sila dadalhin sa Word of God? Okay. Okay, ba? Ano yung huling tanong mo, Bert? Hindi mo, hindi mo. Bakit kailangan may kaibigang worldly? Pwede ba magkaroon ng kaibigang worldly? Mahahatak lang kayo ng kaibigan ng worldly. Si, gusto niyo ba mahatak? Bakit pa kayo nadalo na, sir? Ito, sagutin diretso lang to. Mahal niyo si Kristo o mahal niyo yung kaibigan ng worldly? Kristo. Umayo si Kristo, para ang worldly, hindi na kayo, para magkaroon kayo ng lakas. Thank you.